Mabuting balita ng ating Diyos ay hango sa aklat ni San Lucas, kabanata 9 at talata 51 hanggang 62. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumunta sila sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano dahil sa siya'y papunta sa Jerusalem. Nang malaman ito ni na Santiago at Juan, "Hayag po ba kayong paulanan namin sila ng apoy upang sila'y matupok?" Ngunit bumaling si Jesus sa kanila at sila'y pinagsabihan. At nagpunta sila sa ibang nayon. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Sasama po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y walang sariling tahanan." At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay." At ganito naman ang tugon ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Ito ang mabuting balita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat, kapatid na Kuya Chris. Tunay na tayo ay pinagpala ng Diyos dahil muli, ano ang maririnig natin? Mabuting balita. Okay? Walang bad news sa church. Laging good news. Now, bago natin puntahan yung mabuting balitang yan, balikan natin kung ano yung napag-usapan natin last week. Okay, remember? Father's Day last week, no? Ano yung napag-usapan natin? Ano yung sinabi ni Jesus? Sabi, tayo ay pumunta doon sa kabilang ibayo. Okay? Sinabi yon ni Jesus sa kanyang mga alagad. At ang mga alagad naman ay nagsusunod. Okay, sila ay mga nagpunta sa kanilang mga bangka at sila ay lumawot na sa dagat. Pero ano nangyari pagkatapos ng mga ilang oras na pagbibiyahin nila, dumating ang malakas na unos sa dagat, malakas na hangin, nagtataas ang alon. Okay, to the point na nagpanik ang mga mangingisda. Tanda natin, ang mga mangingisdang ito ay marunong mga lumangoy o talagang sanay sa dagat, pero sa particular point na yon sila ay nangatakot. Okay. Ang nakakatuwa lang dito, sa sitwasyon na to, hindi naman sila nag-iisa na andoon si Jesus. Yun nga lang, ano ginagawa ni Jesus? Mahimbing na natutulog. At anong mensahe ang nakuha natin sa kwentong ito? Maaring tayo ay dadaan ng mga unos. Maaring anumang pagsubok ang ating hinaharap. Pero ang assurance, kung alam natin na si Kristo ay kasama natin, wala tayong dapat ikatakot. At ano ang magandang assurance? Tayo ay makakatawid doon sa kabilang ibayo. Tayo ay makakarating doon kung saan ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi pinangako ng Panginoon na magiging smooth sailing. Hindi pinangako ng Panginoon na very smooth ang road papunta doon. Pero ang kasiguruhan na binibigay niya sa atin is tayo ay makakarating doon sa ating paroroonan. Bakit? Ano pangahawakan natin?
ang salita ng Diyos. So sa pagpunta natin doon sa kabilang ibayo, oo, panghahawakan na natin ng salita, pero ano pa ang malalaman natin, especially sa focus ng ating lesson today? Okay? Marami ang gustong sumunod kay Jesus. Pero ano ang sinabi ni Jesus? Kung kayo ay humawak ng araro at titingin-tingin sa likod, ay hindi kayo karapat-dapat na sumunod. Napaka, kumbaga sabihin natin, talinghaga ng sinabi ni Jesus Christ. At yun ang ating hihimayin. At ang focus natin ngayon, ano ang good news? Pwede tayong mag-move on. Kasi hindi tayo makakatawid doon sa kabilang ibayo kung hindi tayo mag-move on. Okay? So halimbawa, meron tayong nakagalit na kaibigan. Okay, maaring dyan sa kulungan o maaring sa labas para sa aking mga FB Live viewers or Tuesday kahugots. Meron tayong nakasama ng loob. At talagang galit na galit tayo sa ginawa niya. Okay? Ngayon, dumating ang punto na kayo naman ay nagkaayos. Okay? Nagkaroon ng pagkatapuran. Pero yung pagpapatawad na binigay natin is mababaw lamang. So that at the back of our mind, ano nakikita natin? Gagawin niya uli yan sa akin. Okay? O kaya uungkatin natin yung kapag nangyari uli ang isang pangyayari. Sabihin natin, ayan, di ba? Ginawa mo na naman. Ganyan. So ano ibig sabihin nun? Hindi pa rin tayo nakakapag-move on. Bakit? Kasi lagi tayong merong binabalik-balikan. Okay? Sa ating buhay, lalo na tayo mga kapatid dyan sa GMP, no? Sa Muntinlupa Police Custodian, meron tayong nagawang kasalanan. Isang krimen. Kung kaya nga tayo kailangang harapin ang parusa. Pero bago pa yun, ano ang good news? Tayo binigyan na ng kapatawaran ng ating Panginoon. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Okay, pero minsan sa ating pagiging human, ay gusto natin pa rin balik-balikan ang ating nakaraan. Okay? Na kahit natanggap na natin ang kapatawaran ng ating kasalanan, parang gusto pa rin natin tingnan ano yung nagawa natin pagkakamali noon, kung kahit laging parang ano natin, isisisisi pa rin tayo. Mga kapatid, ang good news is nagsisi na tayo sa ating mga kasalanan, tinanggap na natin ang kapatawaran, kalimutan na natin ang nakaraan. Sabi nga, move on na tayo. Kasi paano nga tayo makakatawid doon sa kabilang ibayo kung hindi naman tayo makapag-move on? Ano yung humihila sa ating paatras? E di yung ating past, ang ating nakaraan. Sabi nga, ano pa ang magagawa ng nakaraan sa atin? Tapos na yan. Okay? Ano ang naghihintay sa atin ngayon at bukas? So bakit pa tayo mag-aaksaya ng panahon, aalalahanin ang mga nagawa nating pagkakamali noon? Maganda, alalahan natin ang ating pagkakamali, pero nandun yung ating desisyon to move forward. Hindi yung the whole time, magstay na lang tayo doon sa ating nakaraan. Kaya ano sabi ni Kristo? Kung kayo ay mag-aararo, hahawakan nyo yung araro, diretso, moving forward. Hindi yung nag-aararo kayo, ganyan, no? Nakatingay sa likod. Paano nyo ma-i-straight yung pag-aararo? No? Ganun, no? Hindi nyo alam kung saan dadalhin yung pag-araro. Okay, ganun din ang gusto ng Panginoon sa atin. Especially, okay, kung mag-move on tayo, saan tayo mag-move on? Ang tanong. Okay? Kasi lagi na natin na rin, mag-move on ka na, brother! Mag-move on ka na, sister! Paanong mag-move on? Saan ang direksyon? Okay? Ang good news, si Jesus ang nagbibigay sa atin ng direksyon. Kung mag-move on tayo, sumunod tayo kay Jesus.
Kung magmumubuon tayo, tumawid tayo sa kabilang ibayo dahil yon ang sinabi ni Jesus. Huwag lang tayong basta mag-move on ng walang direksyon. Ang good news, meron tayong direksyon. Pag nag-move on tayo, ito ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. At kapag tayo sumusunod sa Panginoong Hesukristo, kanino tayo nakatuon? Sa ating nakaraan? Sa ating mga nagawang kasalanan? Okay? Yung pagiging palpak natin? Okay? Minsan kasi, di ba, nainis na tayo sa sarili natin. Palpak na naman ako. Ano ba naman yan? Wala na pagbabago. Hirap na ako. Kung yon ang titingnan natin, ay talagang malulumo tayo, hindi tayo makaka-move on. Pero kung ang titingnan natin ay ang Panginoong Hesukristo na nagsasabing, halika na, okay, sundan mo ko, habang sinusundan natin siya, kakalimutan na natin ang ating nakaraan. At yon ang magbibigay sa atin assurance, makakapag-move on na tayo. Sakto nga ang mensahe natin. Maraming nangyaring nung nakaraan, especially nung eleksyon, no? It's time for us to move on as a nation. Okay, kalimutan na natin ang mga nangyaring masasakit or yung nakasama sa atin. Okay, instead, let's move on as one body. Let's move on as one nation. Ano ang naghihintay sa atin? Ang magandang bukas. Okay, anong binigay ng Diyos sa atin ngayon? Ngayon, ito ang araw na ginawa ng Diyos. So ito ang panghawakan natin, hindi ang nakaraan, kundi ngayon upang ihanda natin sarili natin sa darating na bukas. Nakakatuwa dito, kapag bukas na, ngayon pa rin yun. Okay, so lagi ang naghihintay sa atin ay ngayon. Okay, at tayo, ang sinasabi ng Diyos, ngayon, move on na tayo. Move on na kapatid. Move on na brother. Move on na sister. Saan tayo mag-move on? Patungo sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen.